Alright, yan ang ating guppy, full albino red. Yan daw ang tawag sa strain na yan. Sinusubukan ko siyang i-breed, mga master. Tips naman dyan sa mga expert na kung anong pwede kong gawin dito. First time pa palang mag-breed ngayon ng ganitong uri ng isda. Medyo nahihilig na tayo sa pag-alaga ng isda kasi talaga namang nakakawala ng stress pala ito. Sinubukan kong mag-breed sa albino red na to kasi parang na-inlove ako sa isda na to. Gandang-ganda ako sa isda na to. So, tips naman dyan, mga master, kung ano pang kulang dito. Ayan, sabi sa akin, lagyan ko daw ng barrier, ng harang, para pag nagbuga daw ng mga anak, hindi daw kainin. Sinangangain daw to. So mamaya maghahanap ako ng pwedeng ilagay dyan. Strainer siguro pwede. Tingnan sa materials na nakuha ko, master, kung okay ba. Sabi buntis na daw itong mga female na nabili ko. Oops. Tatlong karasong female po yan. Sabi ay buntis daw. Nagulat ako kasi ang lalaki pala ng female sa kumpara sa male. Sayang sila. Actually, tank ito ng shrimp ko eh. Inalis ko muna yung shrimp ko para dito ko sila matutukan sa loob ng bahay. Ayoko silang ilagay sa labas kasi baka maano doon ng pusa. Dito sa bahay, sa loob. Ayan, dito sila sa sala. Tapos dito matututukan at nakikita. Pero sabi, huwag bawal daw ito, istorbuhin lagi. Nag-iisipan ko kung dito ko ilalagay o ilalabas ko rin ito. Parang gusto ko nandito na sila para nakikita ko lagi. So, kumusta? Okay ba, master? Mga master, ang ating breeding tank, 5 gallons. Mayroong tatlong babae at isang lalaki. So, ayan, master, comment below kung ano pang mga tips na pwede niyong ma-share sa akin bilang baguhan. Salamat sa mga magbibigay ng tips. Happy fish keeping. Wala yung isa kong galon, 10 gallons na puro ano naman to. Puro guppies din na iba-ibang strain. Mga calls lang yun, nabili ko. Mura lang. 10 gallons. Yung halaman ko ay buhay na po. Ganyan lang si Tapu. Dalawang tanke pa lang po ang meron ako. Isang 10 gallon at isang 5 gallons dito sa mga sinusubukan kong i-breed na albino. Sana magbuga ng marami. Baka sabog tong tanke na 5 gallon sa mga anak nila. Tips naman, mga master, ano pwedeng gawin ko ang maging successful naman ang breeding na ginagawa ko dyan. Okay, salamat. Alright. Alright.